Kasi magpapasko na eh. Di ba? Bawal ba yung mga raffle? Yan. Ah, yun nga po, no? Gaya na sabi niya, walang hard and fast rule. Mas maganda na hindi tayo sumali sa raffle, pero dahil kultura na siya, depende sa atin, ano, may mga kasama tayo na i-wave na lang, lalo na kung kunyari sa newsroom nila ay may either may limit or bawal talaga. Mahirap sabihin pag Pasko, mas madali siguro mas clear cut pag kunyari press con lang, biglang may paraffle, medyo mapapaisip ka doon, ano? Pasko kasi ano yan eh, season of giving, tsaka baka ma-offend yung magbibigay sa'yo, baka ma-offend yung host. So yun, pwede mo i-wave or pwede mo ring siguro i-abot na lang ulit pagkatapos para hindi naman donate. Ano, festivities. Pwede rin. Donate. Alam mo, linawin lang natin ng mga yotits. Ano, pag sinasabi kasing raffle, tradisyon na sa maraming press offices na nagpaparaffle yung senador, yung congressman, yung presidente, o kung sino-sino pa. Yan. Ano ang nabago? Kasi sinasabi na parang ina-update nyo yung parang 30 plus na years, no, ng mula nung unang inassemble itong mga ano. Pero anong maliban sa social media, no, ano ang nabago at ano rin ang more or less pareho nadagdag. Okay. Oh, tama naman, no? Kasi 1988 yung huli nating labas ng Code of Ethics. Tapos parang 11 items lang yun, ano? Yung 11 items na yun, maganda siya, simple siya. Pero may mga complexities na rin kasi ngayon na maaring hindi naisip or hindi na-imagine ng mga nagsulat noon at that time. For example, yung political and economic pressure kunyari sa newsrooms ay siguro mas ramdam ngayon kaysa noon. Bukod pa doon, yung issue ng misinformation at saka disinformation, ano, yung fake news, sinasabing hindi naman yan bago, pero yung dami at saka yung lakas ng pagkalat niya ay mas grabe ngayon. So, hindi naman siya bago in a sense na yung basic principles and values naman natin ay ayun pa rin. Updated lang siya dahil marami ng bagong avenues, marami ng bagong sitwasyon na maaring hindi saklaw nung dating 11 na commandments or 11 na principles na yun. Yung mga reporter na ginagawang or inaanyaya na mag-serve as eyewitness sa mga buy-bust operations, paki-discuss, Jonathan. Bakit sinasabi niyo hindi dapat pumayag? Okay, hindi dapat kasi in the first place, nalalagay ka sa alanganin. Ang point natin is pwede na tayo mag-report, pero kung tayo mismo yung witness, pipirma tayo, ibig sabihin nun, maaari tayong tawagin sa korte. So, pupunta tayo ron, ano? Maraming times na yung mga colleagues natin ay pipirma as witness, pero hindi nila alam na ibig sabihin pala nun, kailangan mong mag-appear sa korte. So, hindi sila darating. Pwedeng makasuhan ka ng contempt ng korte, no? Tapos pangalawa dyan, pwede ka rin mabalikan, kunyari, ng drug suspect kasi nakapangalan ka na dun eh. At may case sa Dumaguete na it turned out na yung drug bust ay gawa-gawa lang, no? May irregularities doon. At yung isang reporter na pumirma as eyewitness, wala naman pala doon. So munti ka na siya madawit sa kaso na sinampa doon sa mga PIDEA agents. So hindi siya good idea at all. Although, yun nga, again, may mga colleagues tayo na pumupunta kasi binibigyan sila ng allowance, binibigyan sila ng, let's say, gas money. Pero yung long-term na problema nun, maaaring hindi nakikita dahil, yun nga, maganda istorya, tapos makakakuha ka ng access. Pero pwedeng mas malaki siyang hassle kesa sa ganansya sa iyo.